dito sa bakuna. Ayan. Hindi ko pa alam kung anong ituturok sa akin. Malalaman ko na lang pagdating ko doon. Kaya ayan, samahan niyo ko guys for today's video about sa aking bakuna. Ayan. Actually, kinakabahan ako dahil natatakot ako. Alam niyo naman, takot ako sa karayong. Hindi kind of karayong. Kaya medyo nininervious niya ako pero kaya ko to. Ayan guys, samahan niyo ako hanggang doon. Gagawin ko ito para sa tulong ko na rin sa gobyerno, para na rin sa akin na maging safe ako sa COVID, at para na rin sa pamilya natin, sa mahal nating pamilya, at para na rin sa mga taong nakapaligid sa akin. So, yan guys, for the sake of everybody, kailangan natin gawin. We have to do this for the sake of our family, of everybody. Ayan guys, so samahan nyo ako. Isang kanto pa ang lalakarin ko, nandiyo na rin ako. So, ayan. Ingal-ingal na ng konti. Pero malapit na ako. Well, ayan guys, nandito na ako. Nandito na ako sa lugar kung saan ako babakunahan. Ayan, medyo kinakabahan na ako. Hihinga muna ako ng malalim. Inhale, exhale, and then go na ako doon. Ayan. So, antayin ko na lang guys. Kasi maaga pa naman. Meron pa akong 10 minutes. May 10 minutes pa ako para sa turn ko. Kaya dito muna ako. Pawala muna ako ng ano ko. Pawala muna ako ng nervous ko. Nawisan na ako. Ayan. So, soon, papasok na ako doon. Ayan guys, nakapila na ako. Nakapila na ako dito. So, dyan lang yung bakuna. Gaway pa ako doon sa ano, enfermera. Kasi tutusukin kagad, sabi ko, saglit lang. So, ayan na siya. Mag-rest muna ng 15 minutes bago lumabas. So, napaaga. Imbis na 4:15 ang aking ano, schedule. Napaaga ng 15 minutes. Kasi alas 4 pa lang. Alas 4 pa lang nandito na ako. So, na-early siya ng 15 minutes. Pero see guys, kung anong impact sa akin later. Pero for now, wala naman ako naramdaman. Kanina lang, natakot lang ako sa karayo. Kaya, aking pag-away pa ako, nasa jet lag. Kasi pag upo ko, tusukin sana kagad. Pero, inaagaw ko yung kamay niya sa akin. Yan, yung mga tapos na nabakunahan. Hindi pwedeng automatic na lalabas. Wait pa ng 15 minutes bago kami pwedeng lumabas. So, ito yung waiting area. Ayan. Marami kami din kami. Ayan guys. Gusto ko lang sabihin sa inyo, after 30 minutes,
kung ano nang nararamdaman ko. Medyo nararamdaman ko na yung pinakunahan sa akin na medyo kumikirot-kirot na siya. Siguro yung gamot na pinaso. Ngayon ko siya nararamdaman. Kanina wala akong maramdaman yung pagpuso. Pero ngayon parang nararamdaman ko na siyang gumaganon-ganon. Siguro nag-spread na yung inano. So medyo nararamdaman ko na yung sakit. We'll see na lang after a few hours. I-update ko kayo after 3 hours or 2 hours. I-update ko kayo kung anong mararamdaman ko pa. So, ayan guys. Thank you. Samahan niyo pa ako hanggang matapos ako sa journey ko sa pagbabakuna. So, ayan guys. Uwi na ako sa bahay. Natapos din yung kinakatakutan ko. Kinakatakutan ko mula kanina kumaga. Hindi naman pala masakit. Madali lang. Kaya huwag kayong matakot. Antayin ko na lang kung anong impact sa katawan ko after few hours. But for now, I'm okay. I'm fine. Ayan. So guys, ito lang matutulong natin sa gobyerno at para sa ating lahat na rin. Ayan, especially para sa sarili natin na maging safe tayo sa virus. Ayan. So, walking na ako papuntang metro. Promise ko sa inyo guys, update ko kayo in 3 hours kung ano talagang maramdaman ko. Kasi sa ngayon, ano pa lang, 30 minutes pa lang akong nabakunahan. And after kung ilang araw ang impact sa akin, abot ba siya ng 2 days or 3 days? Well, see, update ko kayo. Update ko kayo. So, ayun guys, nandito ako ngayon ulit sa harapan ninyo para i-update ko sa inyo. Diba, sabi ko in 3 hours, mag-update ako sa inyo kung may naramdaman na ba ako kakaiba or wala. So far pa naman, ako 4 hours na. Kasi ngayon ay ano na eh. Pero kanina, after 30 minutes nung naturukan ako, parang nangalay siya. Siguro yun yung time na nag-spread yung gamot sa katawan ko. Parang naramdaman ko yung sakit na parang nagagano-gano siya. Pero nawala na rin naman siya. So, ayun, in-update ko lang kayo kung ano-ano. So, susunod guys, na pagbabalik ko, i-ano ko na lang sa inyo kung may ano mangyari sa akin in 2 days or 3 days kung lalagnatin pa ako. I-update ko na lang kayo before mag-end yung aking video about sa bakuna. Ayan, thank you so much ha. At nandyan kayo para samahan ako ang istorya ng aking bakuna. So guys, continue na lang ako sa huli kong pag-uha. Ayan guys, good morning sa lahat. I-update ko lang kayo sa nangyari sa akin. After 2 days, ito, medyo okay na, wala nang lagnat. The second day, yun ang nilagnat ako. Tapos sinulugan ko lang siya, ninuman ng gamot, nawala na rin naman siya. Ang second day, naramdaman ko, nangalay yung mga paa ko, na para akong pagod na pagod, yung katawan ko parang masakit, yung gano'n. Siguro yun yung epekto ng gamot na itinurok sa akin. Pfizer guys, ang itinurok sa akin. Kaya medyo strong siguro siya. Tapos yun, ininuman ko lang, tinulugan ko lang, nawala din naman. Then pagising ko, okay na naman ako. And then bumalik na naman siya na parang nilagnat na naman ako. Ininuman ko na naman ng gamot. Pero 2 days lang siya guys. Sa ngayon, ang 2 days ko pa lang. Okay na, wala na. Wala na ako naramdaman. Yun lang, medyo ngalay pa ito. Ngalay pa, hindi mo pa siya all the way na maaakyat sa taas. Pero okay lang, walang problema. So, may vlog about sa bakuna. Salamat sa pagsama niyo sa akin all the way. Mula umpisa hanggang sa dulo. So ang advice ko lang guys sa inyo, be a part of it, be a part of the solution ng ating problema ngayon para sa iyo, para sa ating pamilya at para sa lahat. Yun lang ang mayambag natin sa gobyerno guys. Gawin natin kung ano ang nakakarapat para makatulong tayo at matapos na rin itong problema sa buong mundo. At anyways, hindi tayo makaka-travel kung wala tayong bakuna. So no choice tayo, kailangan natin itong gawin sayon sa gusto natin. And alam kung kailan yung second dose ko, pero may message na sa akin. Sila na mismo yung ano, kasi may record ka na doon.
sila na mismo ang mag-send sa'yo kung kailan yung second dose mo. Pero sa ngayon, guys, hindi ko pa masasabi kung kailan yung second ko kasi wala pa akong message. Ayan, thank you so much, guys, for sinamahan niyo ako. Ayan, thank you so much. And dito ko natatapusin yung journey ng aking pagpapakuna. Thank you so much. Stay safe. Love you all. Bye-bye.